isang batas. National law. Ang pagiging responsable magulang. Yan ay sinasaad sa Republic Act 10354. An act providing for a national policy on responsible parenthood and reproductive health. Isang batas po ang pag-oorganisa ng ating pagpapamilya, ng ating sariling buhay. Yun nga lang, walang criminal liability. Kapag dinisorganize mo ang buhay mo, hindi ka naman ikukulong ng gobyerno. Sa China mo gawin yan. Kaya kontrolado ang bata sa China. Kontrolado ang pag-aanak. Alam mo ba nagpapaalam pa sila sa gobyerno pag gusto pa nila magkaanak? So, kaya isang criminal act sa kanila, yung suwayin mo yung batas ng two-child policy. Nagkaroon pa nga ng batas, one-child policy lang yun. Nabalitaan nyo ba yun? So dahil Kristiyano daw tayo, sige lang. Kalooban ni Lord ang pagpaparami ng anak. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, hindi yan kalooban ni Lord. Binigyan ka lang ng tools in case isang kapag-asawa. Pero obligation mo, i-manage ang iyong buhay. Halimbawa, binigyan ka ng martilyo, lagare, mga gamit na pagkarpintero, binigyan kita. Ibig mo sabihin, karpintero ka na. Hindi, di ba? Ano gagawin mo? Pag-aaralan mo paano maging karpintero kasi meron ka ng tools. Pag hindi mo pinag-aralan, ikaw ay mag-e-experiment. At pag nag-e-experiment tayo, lagi tayong may trial and error. Pag nagka-trial and error tayo, may dagdag na gastos at pagsasaya ng oras. Tama? Diba? So, huwag na tayo magsaya ng gastos, ng oras, ng panahon, pag-aralan lang natin. Okay? So, ito po kami advocacy, a greater Philippines for our children and their children's children. Dapat patiwalaan natin na balang araw ang Pilipinas mababawasan ng sakit sa ulo, mababawasan ng drugs problem, mababawasan ng crime. Dapat paniwalaan niyo yun. Kasi pag inisip niyo normal yan, hindi kayo mag-e-effort na tumulong sa gobyerno para paglabas tayo ng bahay ng bata na responsable. Kasi hindi niyo pinaniniwalaan eh. So nag-uumpisa yan sa paniniwala. Suporta natin yan sa gobyerno na maglabas tayo ng mga batang productive at responsable. Dahil pag konti lang ang problema sa labas, konti lang magiging problema natin. Konti lang ang gagastusan. O tingnan nyo ngayon, dami na pagparami ng anak, nagkalat sa kali. Ang gagawin ng gobyerno, hindi naman matiis, kukunin. Baka kainin. Saan kukunin yung pagkain nila? Saan? Sa tax natin. Kaya lumalabas, problema ng iba, nagiging problema din natin. Hindi nyo mapansin nyo? Ha? Palag sa amin yung gobyerno, tataasan namin yung tax nyo. Liliit yung take home pay. Di ba no? Sa atin lahat ang balik niyan. Okay? Kaya sa maraming bansa, natuklasan nila na bawat strong families nagkakaroon ng strong nation or the great nation. Akala ko nga, imposible na may bansa na walang pulis, walang military. Maniwala kayo, hindi. Ni-research ko, mayroong bansa sa Europe na walang military, walang kulungan. Bakit? Walang ilalagay eh. Bakit? Lahat ng tao na nasa bawat tahanan may pagkain sa loob ng bahay. Kompleto sila, buo. Walang lumalabas para maghanap ng pagkain. Walang lumalabas para maghanap ng love.
Walang lumalabas para maghanap ng care, ng attention. Bakit? Nandoon lang sa bahay nila yung love, care, attention na kailangan ng bawat tao. So, posible pala. Yun nga lang, sa taas kasi ng populasyon natin, hindi nasusunod tong batas na to, yun ang productive health kanina, hindi nasusunod, kaya walang tayo nang gawa. Kailangan magbigay din ng trabaho ang gobyerno. Napansin niyo, bakit umuupo presidente, ang ginagawa, binibenta yung Pilipinas, kinukumbinsi yung mga namumuna na magkaroon ng mag-invest dito to create more jobs. Bakit? Ang dami natin na kailangan din makabuhay. Bakit presidente, yan ang gagawin. Magiging mong bayan para kumbinsihin sila na mag-invest dito sa ating bansa. Kasi kailangan may trabaho bawat Pilipino. Napansin niya? Diba ang vision ni BBM ay walang gutom na Pilipino? Kahit sa time pa ni Duterte, meron silang PDP 2040, Philippine Development Plan 2040. Yun ang vision ng presidente na sinalo ni BBM ngayon. Ano na kalagay doon sa Philippine Development Plan? By 2040, ang bawat pamilya ay middle class. Middle class. At ang kinikita daw bawat buwan ay 120,000. E pag dinescribe mo yung pamilya na sinasabi doon, apat na membro ng pamilya. Ano yung apat na yun? Kayo mag-asawa plus dalawang anak. Ideally talaga dalawa lang dapat ang anak sa bawat pamilya. Na nakita yan ng China, pinag-aaralan din nila yan eh. Ilang anak meron dapat sa isang pamilya para hindi yan nagugutom, para hindi yan gumagawa ng problema sa labas, at hindi yan kumukuha ng pera ng iba. Dalawa. Hindi lang mailagay sa batas natin kasi may simbahan na magre-reklamo. Hindi ililimit. Okay? Now, pag gano'n ang sitwasyon natin, tayo na mismo ang magpaplano. Ha? Naintindihan nyo? Tayo na mismo yun. Meron tayong kalayaan gawin yung pagpaplano ng pamilya. Oh, hanggang dalawa lang. Yun lang ang kaya ng pera eh. Kung si Henry Sika, sige, magparami ka ng anak. Sobrang laki na ng kumpanya mo, marami dapat mong pamana ng mga anak mo. Ha? Kung malaking negosyante ka, sige, kasi kaya mo naman eh. Alam niyo ba lahat ng ginagawa ng successful na tao at mayayaman? Lahat ng ginagawa nila ay nakasulat lahat sa Bible. Nandun lahat yun. Pero today, yung mga scientists na pag-aaral nila, ang ginawa nila, malalaman niyo na siya ay naka-align din sa Bible. Naka-align lahat yan. So sabi sa konstitusyon, siguro pinag-usahan niyo na ito. The state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Mga engineer kayo, di ba? Alam niyo ang meaning ng foundation. Alam niyo, ang kaibahan lang ng building nakikita. Ang kaibahan ng pamilya, hindi nakikita, parang invisible. Kasi hindi naman nalalaman ng tao kung may asawa ka eh. Kung tinignan kita, hindi naman malalaman eh kung may pamilya ka eh, unless sabihin mo. Diba? Kaya yung pamilya tinulad sa pundasyon. Ang pundasyon ng building nasaan? Nasa ilalim. Hindi rin siya nakikita. Okay? Kaya ang tatay ay ang pundasyon ng pamilya. Hindi pwedeng dalawa ang pundasyon ng pamilya, isa lang. Kasi any creature na may dalawang ulo ay monster. Kaya ipaunawa niya yan sa asawa niyo. Hindi pwedeng
Boss din siya. Boss lang siya kapag wala ka. Okay? Pero kailangan, dinelegate mo yung trabaho mo sa wife mo bilang boss. Problema yan kapag wala kang dinelegate sa kanya na gagawin. Mag-i-experiment din siya. Okay? Kaya required sa bawat tatay na pag-aralan ang job description ng father. Required sa bawat tatay na pag-aralan ang job description bilang husband. Kahit na malayo kayo sa pamilya niyo. Pag alam niyo na, meron na kayong maiiwan sa wife niyo. Kung anong dapat niyang ituro sa anak ninyo. Kampante ka, kahit malayo ka. Diba? Kaya pag wala kang sinalin sa wife mo, wala kang iniwan, binili ng tamang instruction, mag-i-experiment yan. Okay? Family code, sinabi din, is a basic social institution which public policy cherishes and protects. Basic social institution na lahat ng polisiya na ginagawa ng gobyerno dapat para sa preservation ng pamilya. Hindi para sa ikabubuwag ng bawat miyembro nito. Okay? Sabi ng Wikipedia, pakibasa. Sir, pakibasa mo, sir. Yeah, thank you, sir. Ang family galing sa word na familia. Kasi yung mga salita natin ngayon, mga hiniram lang yan eh. Kung sino mga nag-invento. Minsan sa Spanish, minsan sa Greek, sa English. Mga hinihiram lang natin yung salita natin. Family, from familia, ay group ng people daw related either by dugo or by marriage. Okay? Familiar tawag doon. At in most societies, sa bawat society daw, it is within families that children acquire socialization. Sa loob daw ng pamilya, natututo ang tao kung paano makapag-socialize. Ibig sabihin, bago mo yung palabasin ng bahay, alam na ng bata kung paano makapag-usap ng tama. Okay? Dalawa lang mapagpipilihan natin, tama at mali. Walang gitna. Tama at mali lang. So, iyon ang alam dapat ng bata paglabas ng bahay. Anak, bawal mangagaw ng laruan, ha? Anak, bawal manapok ng bata, ng kaibigan. Dapat alam ng anak niya yun. Hindi yung tatahimik ka lang. Ako ba itong anak namin? E, paano ko siya naman nasa pukil? Di ba? Matutuwa ka ba? Di ba? Hindi. Ideally, builds a person into a functional adult. Ano sabihin ng functional? Functional? Yung wagana ng tama, ng maayos. Hindi siya nasasaktan at hindi din nasasaktan yung mga tao sa paligid niya. Yun ang functional. Mas lalong functional kung siya ay nakakatulong. Diba? Kung nakakatulong sa kapwa. Magugustuhan siya ng kanyang kapwa. Diba? Next. Purpose ng pamilya, what? Is to maintain the well-being of its members and of society. Sa loob ng bahay, natututunan na ng bata kung paano mahalin ng kanyang kapatid. At irespeto ka bilang tatay. Dapat alam ng bata yan. Paano kayo respeto? Pati nanay. Hindi porke may tampo ka sa wife mo, hindi mo natuturoan yung anak mo igalang yung nanay. Masama po yun, ha? Hindi porke nag-away kayo mag-asawa, gusto mo anak mo kumampingin sa'yo kasi mali yung mami, mami niya. Hindi po yung tama. Ha? Mako-confuse lang ang bata. Socialization, ibig sabihin,
Ito yung grupo ng tao na namumuhay sa isang lugar sa isang organisadong paraan. Organize. Alam niyo ang meaning ng organize? At alam niyo rin ang meaning ng disorganize? Pag disorganize, magulo. Di ba? Maayos. Ganun ang description ng pamilya, ng society, ng community. Pag binasa mo lagi ang description niya, laging maayos, tama. Okay? Ginagawa ang mga desisyon na nararapat. Sharing the work that needs to be done para mabuhay sila ng normal. Sama-sama sila, nagtutulong-tulong sila kung paano mabuhay ng normal. Dahil yun ang gusto ng bawat puso natin, di ba? Kahit saan tayo magpunta, yun ang desire ng puso natin, mabuhay ng normal, stress-free, walang sakit, may pagkain sa mesa, may asawa mapamahal. Kaya pag wala lahat yun, lalabas ka ng bahay eh. At ganoon din ang mangyayari sa mga anak ninyo. Pag hindi niya maramdaman yung love, care, attention sa loob ng bahay, sa labas ng bahay niya yun makukuha. At kung babae ang anak ninyo, naku, ang daming pwedeng magbigay ng love, care, attention dyan sa anak niyong babae. At hindi niyo magugustuhan yung matututunan ng anak ninyo. Okay? So when a male and female join together, pag nagsama ang dugo ninyong dalawa, kayo ay nag-create ng institusyon na tinatawag na pamilya. Institusyon yan. At yan ang pinakaunang institusyon sa buong mundo. Nauna pa yan kaysa sa simbahan, nauna pa yan kaysa sa gobyerno, nauna pa yan sa mga eskwelahan. It's the family. Okay? Now, how do we start building a charity or functional at all? Paano ba umpisahan na i-build yung bata bilang isang functional at all? Sabi ko sa inyo, hindi ito bago. Napakatagal ng panahon, marami nang nabuhay na matatalino ang nag-isip. Paano ba magiging maayos ang isang bata paglabas ng bahay? Nang hindi mananakit ng kapwa, nang hindi magnanakaw na hindi kanya. Paano ba? Napag-isipan na nila noon niya, pakinggan natin sila because totoo ang kailangan sinasabi. At pinipick up ng bagong generation kasi tama sila. So ito si Jean-Jacques Rousseau, isang French philosopher, sabi niya, the romantic view of children as gentle savages. Itinawag niya yung savages, no? Ganyan sila magsalita noon. Savages means yung parang alipin. Kasi ang bata naman talaga, walang alam eh. Susunod lang sa'yo eh. Kung nakikita sa'yo, susundin niya yun. Gagayahin niya yun. Okay? Savage ang tingin nila doon sa mga ganun, yung sunod-sunuran lang. Okay? With an innate purity, who? Tingnan niyo ha. With an innate purity, pure. Sa kalooban. If not tampered with, anong sabihin ng tampered? Ha? Hindi, dinumihan. Pinakialaman. Tinampered. Di ba pag mayroong sticker, o if not tampered, di ba may nakalagay na ganun? Pagka sinira mo, tinanggal mo yan, tampered. Or dinumihan mo, tampered. Okay? Sila daw, pure. Kung hindi dudumihan, would grow up naturally into good and moral adults. Kung hindi lang mapupulyot ang utak, hindi makakita ng mga marurumi o mga violent na bagay, lalaki daw ng matinong tao. Pinag-aralan nila, pinag-isipan nila. Paglabas ng baby, tayo, paglabas natin sa tiyan ng nanay natin, walang kamuang-muang, di ba? Pure. Walang alam. Kaya pag nagsasalita na yun, tanong ng tanong eh, naku-curious na siya. Kaya today malalaman niyo yung stages ng
ating personality. Dahil meron nangyayaring crisis sa bawat stage ng bata. Crisis. Na kapag hindi natin na-address itong crisis na to, ay na-develop yung mga negativity sa kanyang pagkatao. Anong crisis yun? Unang psychologist na gumawa ng nakilalang psychologist na pinag-aralan niya yung hierarchy of needs. Sabi niya, si Abraham Maslow, American psychologist, meron daw level ang human being na kailangan ibigay mo to, ibigay mo to, ibigay mo to. Bakit hindi mo nabigay pag malfunction siya? Ito daw yun. Sa unang level, makikita niyo yung triangle na yan. Psychological. Kumbaga, ang physiological. Ang ibibigay daw natin dyan, mga kinalaman, doon sa pangailangan niyang paghinga, pagkain, tubig, sleep, pagdumi, pag-ihi. Physiological. Kumbaga, kailangan kumpleto yan. Sa unang level, sabi niya. Pangalawa, security of body, of employment, of resources, of morality, of the family, of mental or property. Safety. Kailangan maramdaman ng bata doon sa bahay na siya ay safe. At hindi pwedeng pasukin ng sino mang manggugulo o mananakit sa kanya. Dapat yung tahanan niya mismo, masasabi niya, maramdaman niya, safe ako dito kahit wala si Papa. Safe ako doon sa bahay namin. Okay? Sunod, love, belonging, pagmamahal. Maramdaman ng bata na siya ay inaaruga, kinakalinga, at hindi pinababayaan. Pinag-aralan nila yun. Next, esteem. Kailangan daw, yung pagtitiwala ng bata sa sarili niya ay ma-develop. Next, self-actualization. Morality, creativity, spontaneity, problem-solving, lack of prejudice, acceptance of facts. Okay. Itong hierarchy of needs na ni Maslow ay mas lalo pinaliwanag ni Erik Erikson. Psychologist din. Who came later? Mas nauna si Maslow. So pinag-aralan din niya yung sinabi ni Maslow at nag-aralan din siya ng sarili niya at nakita niya hindi sapat itong mga sinulat ni Maslow. Dinagdagan niya. In-improve niya. Ano sabi niya? Yung bawat area ng edad ng bata ay may crisis na nangyayari. Unang crisis in ito, trust versus mistrust. Alam niyo kung anong edad yan? From infancy to 1 year. Magmula paglabas ng tiyan hanggang mag-isang taon. Trust versus trust. Ano yung nararamdaman ng bata sa panahon na yan? 1 to 12. Nararamdaman ng bata kapag laging nabibigay yung kailangan niya, gatas, pag-aaruga, hindi siya nakakarinig ng sigawan, hindi siya nakakarinig ng gulo, nadidevelop yung sense of pagtitiwala. Nagtitiwala siya sa kanyang environment na siya ay mabubuhay ng normal. Nag-gets niyo? Hindi siya nakakaramdam ng takot. Yan yung period na may nangyayaring krisis. Alam niyo yung krisis, di ba? Pamisado niyo yung salitang krisis. Kapag hindi na-address, something will happen. Ganon din daw sa tao. Next, toddler from 1 to 3 years old. Autonomy versus shame and doubt. Ang oras ko? Nakas ang oras na iba. Kasi hati kami. Diyan, next speaker niyo. Autonomy versus shame and doubt. Ano nangyayari sa period na yan? Nag-re-research din kami. Naghahandaan namin kayo.
From 1 to 3 years old, ang krisis na nangyayari doon sa bata ay ini-explore yung kanyang mundo. Yung kanyang paligid, ini-explore niya, nag-i-experiment na siya. Diba ito yung oras na napakalikot ng bata? 1 to 3 years old, tumaakit kung saan-saan, inihipo yung kahit yung kuryente. Ini-explore daw niya kasi, if parents allow their children to make choices of their own, it allows them to have personal control and gain independence. Ito, kailangan nyo rin pag-isipan ito. Sabi ng scientist, kung papayagan daw natin yung mga bata sa ganitong edad to make choices of their own, yung gusto lang nila kainin, yung lang kakainin nila. Hindi pwede ipilit yung gulay. Huwag mo pipilit yung gulay sa 1 to 3 years old. Okay? Hindi nila magugusto ng lasa. Okay? Huwag natin puwersahin. Masama ang maging epekto nun sa bata. Kailangan daw bigyan natin ang chance na magdesisyon sa edad na yan kung ano yung gusto nilang kainin at hindi. Okay? It allows them to have personal control and gain independence. Gain independence. 1 to 3 years old pa lang ito, ha? Huwag niyo isipin na paglaki nito, baka tumigas ang ulo, hindi ako sundin. Huwag niyo isipin, hindi. 1 to 3 years old pa lang ito pinag-usapan natin. They will develop a sense of autonomy. Doon sa period lang na yun. Autonomy. Will feel secure and confident. Nararamdaman nila yun. Otherwise, pag hindi raw nila naramdaman yan, na sila ay may autonomy sa kanilang paligid, sa kanilang bahay, a sense of inadequacy will develop. A sense of inadequacy, parang may kulang, parang naman ng bata, parang equipped naman ng bahay nito. Kahit hindi siya nagsasalita. Mararamdaman niya yun. Kapag gagawin pa lang niya, papaluin mo na kagad, hindi rin tama yun. Pawatin mo lang. Hindi mo kailangan paluin. Okay? And results to feeling of shame and self-doubt. Magre-resulta sa feeling na hiyang-hiya sa sarili niya at self-doubt. Magdududa siya sa sarili niya. At nade-develop yan from 1 to 3 years old. Okay? Next. Preschool. 3 to 6 years. 3 to 6 years old. Ano nangyayari? Sa edad 3 hanggang 6. Initiative versus guilt. Sa panahon na to, capable na daw siya of initiating activities and begin to assert control over their environment through social interactions and play. Pagkatapos ma-develop yung pagtitiwala, autonomy, doon sa 1 to 3 years old, pagdating na niya ng 3 to 6, nagkakaroon na siya ng pag-i-initiate. Parang nagiging leader na. Pag-i-initiate. Hindi mo na kailangan utusan. To assert control over their environment through social interactions and play. Yung mga nagiging kalaro nila. Nakikita mo na parang nag-leader-leader na siya. Pag nakikipaglaro. Bakit? Kasi na-develop yung pagtitiwala sa sarili niya noong 1 to 3 years old siya. Nag-gets niyo? Okay. If they are successful in this stage, they feel capable and able to lead others. Oh, you see? If they are successful in this stage, they feel capable and able to lead others. Na-develop yung tiwala sa sarili. Kasi hindi naman siya pinalo-palo para i-correct nung panahon ng 1 to 3 years old siya. Hindi niya naramdaman yung shame. Hindi niya naramdaman yung guilt feeling sa kanya sarili. Okay? If their initiatives fail, kapag daw hindi nangyari initiative niya, hindi naging successful, they will feel guilty or develop a sense of guilt. Alam ba, yung ginagawa nila pag leader-leader, pag hindi na tuloy-tuloy yun, nag-fail, they will feel guilty or develop a sense of guilt. That's why itong edad na to, yung 3 to 6 years old, ito yung madalas na pag galing sa school, dami sinusumbong sa'yo. Yung ginawa ng classmate niya,
yung ginawa niya, yung hindi nasunod yung gusto niya, yun yung i-report niya sa iyo palagi pag-uwi niya. Nagkakaroon sila ng guilty feeling. Napansin niyo sa mga bata? Next. But if parents allowed them, ito ah, if parents allowed them to explore, again, explore the world on their own, explore yung mundo nila on their own, kasi nasa labas na siya ng bahay, pumapasok na siya sa school eh. Okay? Ibang tao na yung namimit niya. Doon naman siya mag-i-explore. Kaya pag pinayagan daw natin sila na mag-explore on their own and support their choices, remember ah, support their choices, dapat tama yung choices nila. Ha? Hindi porke bata, sasabihin, hindi, kaya akong matutunan niya. Pasabihin nyo, mali yan, anak. Ha? Huwag niya lang hayaan mag-isa. They will develop self-confidence and feel a sense of purpose. Pag daw sinuportahan natin na mag-explore sila sa labas, the world on their own, and support their choices, remember that it should be good choices. Ha? Hindi yung tuturuan yung pag sinapok ka, sapokin mo rin. Ha? Huwag ganun. Gulo yung hinahanap mo, gulo. Okay? O, paano ko yung tatay nun, violent din eh. Hindi yung bigla ka rin ganun kaaway. Diba? Imbis na bata lang magkaaway, na-involve na yung magulang. Nangyayari yun kasi yung magulang hindi alam yung tama at mali. Hindi natuturo sa bata na mali pala yung gagawin niya. Okay? Next. School age 6 to 12. School age na to. 6 to 12. Kanina 3 to 6, ngayon 6 to 12. Papunta na sa puberty. Competence versus inferiority. Kaya mayroong versus dyan na nakikita nyo. Industry versus inferiority. Kasi pag na-develop positively, yun ang mangyayari, competent, magiging competent siya. Pag na-develop negatively, inferiority. Narinig nyo na yun, inferiority? Yung bang feeling niya laging wala siyang kakayahan, feeling niya laging merong much better na person sa kanya. Diba? Yung bang wala nang tiwala sa sarili, because alam niya hanggang doon lang siya, so yan yung edad na yun na kailangan na-develop. Sabi dito, through social interactions, children begins to develop. Nilitin ko, through social interaction, sa labas na ito ng bahay ha, na-develop yung kanyang sense of pride in their abilities and accomplishments. Napansin nyo, yung edad na ito, uuwi ng bahay yan, very proud ipakita sa iyo yung mataas niyang score. Uuwi ng bahay, very proud ipakita sa iyo yung kanyang project na maganda. Pansin niyo, because ito yung period na naghahanap siya ng confirmation, commendation. Anak, very good. Ang galing mo. Pero pag sinabi mo, anak, may mas maganda pa dyan. Mawawala ng tiwala yung bata sa sarili niya. Diba? Hindi niya alam kung may mas maganda pa dun eh. Because ang alam niya, maganda yung gawa niya. Yun ang gusto niyang marinig sa'yo bilang magulang. Okay? Natindihan? Next. Hindi ko pa naubos oras mo. Di ba? Next is, karuntong yan, if children are encouraged and commended, they develop a sense of competence and belief in their skills. O you see, ito yung crisis na ina-address mo, na dapat matanggap nila na sila ay commended, encouraged. Tama yan, anak, very good yan. Kaya tingnan mo pa ng ganito, anak. Dapat mo ganoon yung salitang lumalabas sa inyo bilang magulang.
Nadidevelop yung tiwala ng bata sa kanyang sarili. Okay? At paniniwala sa kanyang kabayaan. Otherwise, ito ang warning ng scientists, otherwise, pag hindi natin ito ginawa, they will doubt their abilities, magdududa sila sa abilidad nila, kasi narinig nila sa iyo eh, anak, hindi maganda eh. Madidevelop yung pagdududa. Kaya lalaki yan na laging nagdududa sa sarili niya. Bakit? Because hindi niya na-overcome yung crisis. Okay? They will doubt their abilities to be successful and develop inferiority complex in their adolescence and adulthood years. So very critical itong period na to. No? Yun yung ilang taon? 6 years to 12 years old. Very critical yan. Ang susunod na period ay age 12 to 18. Kapag hindi na develop yung belief sa sarili niya sa panahon ng 6 to 12 years, pagtuntong niya ng 12 hanggang 18, confused niya. Naku-confused na kung ano ba siya talaga. Pakinggan niyo. Adolescence age 12 to 18, identity versus role confusion. It plays a crucial role in the development of a sense of personal identity. They explore their independence and develop a sense of self, which is main task. Kaya pala, yung 6 to 12, dapat alam na ng bata kung ano siya balang araw. Gusto kong maging sundalo din, daddy, gaya mo. Pag nade-develop na sa kanya yun, pagtuntong niya ng 12 to 18, disiplinado na yan. Bakit? Alam niya na kapag nakipag-inuman siya, hindi matutupad yung pangarap niya maging sundalo. Alam niya na kapag nakapagbarkada siya sa mga magnanakaw, hindi matutupad yung pangarap niya maging sundalo. Entindihan niyo na? Kaya, nade-develop na yung desire dapat between 6 to 12 years old. Para pagtuntong niya ng 12 hanggang 18, hindi siya nag-i-experiment. Hindi siya manghuhula kung ano ba siya. Hindi ka gugulatin, daddy, ang ganda ng duster ni mami, sinuot ko. Matutuwa ka ba nun? Alam mo na kung saan papunta yun. Mami, sinuot ko yung bra ni daddy, mami. At daddy, sinuot ko yung bra ni mami. O, bagay ba? O, tutuwa ka ba? Yan yung period na naghahanap sila ng kanilang identity. Oo, yun yun, identity crisis. 12 to 18. At dahil naghahanap sila ng identity nila, susubukan nilang ilagay sa sarili nila yung identity ng iba. Nakita nyo, pansin nyo, nagsusuot sila ng mga branded na damit, mga sikat na damit, Nike, or sinisikat na basketball player, mga ganun, Spider-Man, Superman. Kasi, hindi na-develop yung kanilang tiwala sa sarili kung ano sila. Dahil dun sa 6 to 12, nandun dun dapat makita na nila yung kanilang purpose sa mundo. Saan sila papunta? Kaya pag hindi na-develop, yung 12 to 18, experimentation niya. Ano ba ako talaga? Kung babae anak kayo, kung babae anak niyo, matakot kayo. Pag hindi na-develop yung tiwala sa sarili, maaga yan magkaka-boyfriend. Yung boyfriend ang magpipigay sa kanya ng tiwala sa sarili niya. At hindi lang yung ibibigay ng boyfriend niya. Ibigay din niya ng baby ng umaga. Di ba no? Kaya hindi mo na makokontrol yan eh. The moment na nagpabaya ka dun sa 1 to 12 years old, hindi mo na meet yung mga kailangan niya, yung mga crisis na pinagdadaanan niya, hindi mo na makokontrol yan pagdating ng 12 to 18. Kahit na anong sigaw ang gawin mo dyan, bubuntisin at bubuntisin ang boyfriend niya.
Okay? Dahil mas makikinig yan sa boyfriend niya. Dahil doon siya mas nakakakita ng security, ng protection, ng guidance. So, ngayon, naiintindihan niya na. Pag lalaki naman, ano? Oh, siya naman yung mabubuntis. Kapagitan ng 12 to 18 years old niya. Diba? Kailangan ko maging prangka sa inyo. Hindi na akong gagamit ng mabulaklak na salita. Para mas maintindihan at maagapan nyo kagad. Okay? Ha? Clear? Any question? Baby, ano oras na? Okay. Gusto nyo break time? Break time? Ha? 5 minutes lang, ha? Okay, break time. 5 minutes.